Okay, ayan, live na tayo. Hintay lang tayo ng mga viewers. Okay, bati muna ako ng isang magandang araw. Magandang buhay sa inyo lahat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At ngayon tayo ay muling magtuturo para sa ating mga estudyante sa online at sa mga ating mga follower. Actually, ang dapat kong ituro ngayon ay paggawa ng spring. Subalit, hindi maganda ang naging resulta nung huli kong vlog na in-upload yung pagpapalit ng trigger at hammer ng M4. At ito ay in-erase o tinanggal ng YouTube sa dahilan ito pala ay hindi pasa sa kanilang community guidelines. So, ayaw ko namang ako ay mabigyan ng strike sapagkat nakalagay din sa kanilang mga guidelines ay bawal ang gumawa o mag-create, mag-fabricate. So, yung topic ko na dapat ngayon ay paggawa ng spring ay pagpapalibang ko muna. Maaring ito ay gagawan ko na lamang ng videos at i-upload ko na lamang sa group chat. Kaya ang makakapanood lang nito ay yung mga member o yung kasali sa group chat ng Pinoy Firearms Instructor. Before I proceed, I want to tell you that some of my followers are requesting me to speak English. So, maybe from now, I will mix up in Taglish because some of them cannot understand the Tagalog. They are requesting it. And I want to shout out and greet my new friend in Facebook, a beautiful lady in the name of Jennifer Flora Williams. She is a first lieutenant in U.S. Army. So how are you there, Flora? I don't want to give more information to her because she's in military. So hope you are doing well and good with your colleague and with your family. Take care, because I know that your job is quite dangerous. So let's go to our topic. Now I changed my topic today. Instead of making spring, it's because maybe I think YouTube will not allow it. So I will find a way to make a videos, or maybe I will upload this on my group chat in Messenger, Pinoy Firearms Instructor. So only the member will see the video. So now, what I want to teach is how to prepare your anything, firearms or anything for painting. If it is dirty and too much corrosion, so what is the best way? Ano ang mabilis na pamamaraan para linisin at tanggalin ang mga yung mga deep scratches? How to remove deep scratches? There is a easy way because some of the surface is not a flat. Some is curved, some is a dent. So there is a technique on how to clean like this one. Actually this one have deep scratches. There is scratches
and there is corrosion. So for the flat surface, it's ito ay madali lang. So gagamit tayo ng gloves para safe. Gusto kasi ni YouTube lagi tayong safe. Sapagkat nagkakaproblema sa paglilinis. And to tell you frankly, the most important in a especially in gas meeting is preparation. If your preparation is incorrect, it will result it will not give a good result. So here about this flat surface, this is the easiest part. You can use sandpaper. Let's start with the coarse one, 360, and you can put on the flat surface and then start rubbing it. Go and forward, backward, like this. So you will see, makikita nyo na siya pantay. So unahin muna natin yung let's start with the dent. Let's start with the dent, itong mga dent na to. So kung makikita ninyo ito, ito ay tinanggal ko itong I removed the grinding wheel and I put the sandpaper here like this size, and then I make it rounded on his shaft and tie it with a rubber like this. This is the rubber. So we will I will use the mask. We'll use mask. So to be sure that the end is okay, we make the end of the sandpaper flat like this. So we'll make it like this. Gagawin natin itong ganito para madali ang trabaho ninyo. Titirahin natin itong parte na to. Tara to. So yung kanya mga guhit-guhit matatanggal. Ito, may itim siya. Tatanggalin natin.
Huwag niyong kalilimutan gumamit ng eye protection. Pwede rin kayong gumamit ng mga ganito, pero rubber. Yeah, pag pipinishing, pwede kayong gumamit yan sa mga carb, mga kantuhan. So, ganun lang kadali ang pag-ano. Actually, pwede rin kayong gumamit dito eh, oh. Itong talim na to. Kamukha nito. Ito naman, nilalagay ito sa beans drill. Para, ito, papakita ko sa inyo. Pag-amit niyan. May nabibili rin yan. Kinakailangan ang ikot ng inyong RPM ay medyo matulin, mabilis. So ito siya. Siya ng high speed dapat.
So yan din ang isang pamamaraan para matanggal yung mga kalawang niya at saka yung mga deep scratches. Ito siya, oh. May mga makakabili kayo ng you can buy this, purchase this in a different sizes. Okay, I will show you the here. Okay. So there are so many ways in removing deep scratches. I am not suggesting this one. Di ko sinasuggest to. Malakas to kumain ng bakal. Once you make a mistake, your metal will be the shape of your metal will not be good. Especially if there is a names, trademark, it easily go. So I prepare this so you will not damage your firearms or any metal. There is one more. If you can make this, you know what is this? Karton lang to. This is karton. I make this one as a karton. See? You can make like this. But this is the best way. So we will try to paint this one. And we will see the result. Oh, congratulations to Mr. Rowaldo. I think he is Mr. Rowaldo. I saw his post. Pinintahan niya yung kanyang upper receiver. At maganda ang resulta. Maganda ang resulta ng kanyang upper receiver. So, itatry natin dito mamaya na gamitan ng gagamitan natin dito ng ano? Gamitan natin dito ng cold blowing. Okay, gagamitan natin ito ng cold blowing. At yung kabila, gagamitan natin ng pintura. Tingnan natin kung alin ang magandang resulta. Kung alin ang mas magugustuhan ninyo. So, this is it. Okay now. Subukan natin gumamit nito. Okay? Wait. Okay, actually hindi pa siya ganong malinis. Pero subukan natin kung anong magiging resulta kung gamitan natin siya nito.
Yan ang tinatawag natin na cold blowing. At yung kabila, pipintahan natin. Titingnan natin kung alin ang mas maganda. Ano? Yan. Pagkatapos niyan, first application lang yan. Okay. Hayaan natin siya matuyo ng mga isang minuto siya. Pagkatapos ay lilinisan natin siya. Subukan natin ang second coat. Actually, hindi pa masyadong maganda ang ating pagka-prepare. Dinisan natin. Medyo kulang pa siya. Ayan, umitim na siya. Medyo ang ating pagkalinis hindi ganong maganda, pero may resulta na rin siya. Ngayon pipintahan naman natin yung kabila. Yung other side. Subukan natin kulayan naman ng yung kabila, subukan naman nating kulayan.
Mm-hmm. Sorry, mali. Patong natin siya sa isang puting tela para makita natin ang ganda. So tingnan natin kung alin ang maganda. Ito yung ginamitan natin ng ito yung ginamitan natin ng super blue, itong side na to. Ayan. Pero ito, mapapaganda pa natin siya kung dadagdagan pa natin siya ng... Oh, pasok! Kalayba ko eh. Nasira niyan. Kung, pa, kung lililisan pa natin at applyan pa natin, eh gaganda pa ito. Sir, ma'am. Oh, ano problema yun? Dito yung left, i-check ko pin, hindi ko lang pa yun yung tawang tawang talaga doon. Hmm. Umaga ba ito? Yun. Ah, putol. Sige, papaltan ko na lang. Left, i-check ko pin yung simulat ko. Okay. Okay. Thank you. Shout out naman dyan, mga taga-patangin nyo. Oo. Oh. Shout out mo na. Ito si... Eno. Oo, baka. Shout out sa mga patangin nyo dyan. Ang pangalan mo? Marvin, Marvin. Si Marvin, taga Batangas. Dito ay taga Isla Verde. Taga Isla Verde ho. Oh, Mangyanday din. Mangyanday din. Kaya lang isa namin pa firearms instructor salamat dito. Salamat po, salamat. Okay. So, basahin natin yung ibang mga comment. Okay, sana may natutunan kayo. Na napaka-importante din 'yon. Simple lang pero importante na malaman din natin. Ay. Okay, importante din na matutunan natin yung tamang paglilinis, pagpiprepara ng baril. At mga pala, sa mga baril ay ganito lang para madalian lang sa mga baril. Tuturo ko rin lang sa mga baril ha, kung paano. Ito, example lang to. Example lang ito ha. Ganito lang gawin nyo. Kuha lang kayo ng ganito. Tapos ganito lang ninyo. Yan. Kung malalim, pwede ninyo siyang ipataanin sa ganun. Ganyan lang. Kung sa mga ano. Umpisa kayo sa magaspang. Kukuha lang kayo ng mahaba na ganito. May nabibili rin siya. O di kaya putulin ninyo mas maganda ay Merry Cross. Yan, gaganyan din ninyo, Paibot. Okay. At para kung gusto rin ninyong mawala yung yung mga guhit-guhit na pa ganun, pwede rin ninyong gamitan ng ganito. Tapos taiputa rin yung ganyan. So, pwede rin nyo i-finish ng ganito.
O di kaya kumuha kayo ng ganitong may kanal, mas maganda kong rubber. Ilagay ninyo yung liha ninyo. Saan ninyo hagod, ihagod na pag ganun. Maganda kung may kanal na ganyan. So yan lang ang mga teknik. Okay? Kasi ang pagtuturo ko, ituturo ko lang sa inyo ang mga teknik kasi hindi tayo pinapabura ni YouTube na mismong baril ang ginagawa. Kaya, ang ituturo ko na lang sa inyo ay mga teknik. Kaya yung paggawa ng spring, pinag-iisipan ko pa kung i-upload ko sa gagawin ko dito sa live. O di kaya gagawa ko ng video at sa ano ko na lang ilalagay sa ating group chat. Pakita ko lang muli sa inyo. Hindi na makita yung pinintahan at saka yung okay. So sana ay natutunan din na ninyo ang tamang paglilinis, pag-prepare. At babasahin na lang natin itong mga comment. Kung may mga tanong kayo, tanong. Si Rualdo Ponce yata yung nag-upload ng slide na pinintahan. Maganda, magandang result niya. High temperature paint daw ang ginamit niya eh. Ipinost niya doon sa group. So, kapos na tayo sa oras. Madali lang yung ginawa kong video. Para actually yung pagtuturo ko, mga teknik lang ang ituturo ko sa inyo kasi nga kung ipapakita ko sa inyo isang buong baril na ginagawa ko eh hindi tayo papabura ni YouTube at talaga napaka-stricto ng YouTube pagdating sa baril. Yung kung mapapansin ninyo yung nagpalit lamang tayo ng trigger at hammer, tinanggal, hindi pumasa sa community guidelines. Ayaw ko naman na magkaroon tayo ng strike. Ayaw ko naman na magkamiroon tayo ng strike. Dahil pag tayo nagkamiroon ng strike, masususpindi tayo o di kaya tuluyan na tayo mawawala. So dapat lang na sumunod tayo sa YouTube guidelines. So ito, kung papagandahin na ninyo yung baril ninyo, mamimili lang kayo kung gusto ninyo ay pintura. Ito. Kung gusto ninyo ay paint. Actually, maganda rin yung super blue. Kung magandang pagkalinis ninyo. Ang importante lang, huwag ninyo nga hawakan ng kamay pagkano. Para hindi magkamiro ng ano. Kasi yung ating ginawa, mabilisan lang, madalian ito resulta nyo. Medyo bakat-bakat pa siya. May bakat-bakat pa siya na kaunti. Pero mapapaganda pa ito kung mga tatlong coating. Okay? Ayan. Yung inyong baril ay napakalalim na ng medyo malalim na yung yung may nagtanong sa akin kung medyo malalim na yung mga lumang baril na napakalalim na nung the corrosion is too much deep. And if you will scratch it and clean, the metal will become thin. So kung ganun ang problema, napakalalim na yung linisin lang yung mabuti. At ito gawin na lang ninyo, applyan ninyo ng putty, parang mamasilyahan na ninyo. Parang magkakamiron kayo ng body filler. Ito naman, ang paggamit nito puputo lang kayo ng konti
Ayan o, puputo lang kayo ng konti. Tapos imamasahin ninyo. Mamasahin na ninyo siya. Ito. Ayan, parang chewing gum. Mamasahin ninyo. At pag siya ay nagpantay na ang kulay niya, namasa na siya, eh, ang gagawin ninyo, eh, i-ano ninyo siya doon sa ano. Gagano lang ninyo siya. Pwede kayong gumamit ng ano, yung pangmasilya. Yan, gaganunin lang ninyo siya. Okay. Yan, imamasilya lang ninyo siyang ganyan. After na ma-dry siya, okay, parang ganyan lang siya. After ma-dry siya, i-ano ninyo, liliyahin ninyo. Parang gano'n siya ginawa natin. Liliyahin ninyo, and then applyan na ninyo ng pintura. Yung mga malalalim na kalawang, at yung malalim na scratch, kasi ito parang bakal ito pag tumigas, matigas ito. Matigas ito pag ano, na maganda itong kumapit sa bakal. Ano, steel siya. So, hanapin ninyo siya sa mga malalaking hardware, sa mga ng Ace. Yan, meron siya dyan. Ito, ang tawag dito ay ano ito, parang ano siya, body filler. Steel reinforced epoxy repair putty stick. Pang repair talaga ito. Repair putty stick. Non-rusting epoxy putty that quick repairs or builds anything made of steel. Pambakal talaga siya. So, yun ang isa kong tip sa inyo. Kung malalalim na, wag na ninyong liyahin pa sapagkat ninipis masyado yung bakal. Manipis na. Tsaka yung kung pinoproteksyonan ninyo yung kung malagyan yung mga tatak na mga pangalan, if the name or brand name is covered, just clean it with pins. Okay? Nga pala, may mga nagre-request na mag-English tayo, kaya minsan mag-English tayo. Kasi meron din tayong mga ano, mga ibang lahi na gusto pa nga nila Arabic. kaya minsan nag-English tayo. So, yan ang mga tip ko sa inyo. Yan muna yung paggawa ng spring ay na ano, maring pinag-iisipan ko pa kung paano ko i-upload o ipapakita sa video. Kasi kanina pagbukas ko ng YouTube, wala, inalis yung ano, yung last vlog natin na nagpalit lang tayo ng trigger at hammer. Hindi pinahintulutan ni YouTube. So, maingat ako sa mga pagpapakita ngayon ng firearms. Kaya ang ginagawa ko na lang sa inyo ay magturo kung paano, mag-demo na lang. At kayo na ang mag-a-apply sa inyong mga firearms. I-apply na lang ninyo. Kamukha nung ginawa natin na to. Yan, slide lang naman ito. Kayo na ang bahalang mag-apply. Hindi talaga ako magtuturo na nung parang ginagawa ko, kundi magde-demo na lang ako. So, yung mga hindi pa naka, so those who are not yet subscribe my YouTube channel, please subscribe so you will be updated to all my videos. Just click the notification bell, push the notification bell, and click all. So, all my videos will be seen in your YouTube, in your screen. To those who cannot understand the Tagalog, I'm sorry if my English is not good, but I am trying to explain it in English. So, anyway, even it is Tagalog, you will understand it by the way I demonstrate it. So just follow my demonstration and do what I am doing. If you cannot understand English, but I'm trying to
I speak English sometimes. So, ito muna nga itinuro ko sa inyo, pag-prepare ng mga materialis bago ninyo pintahan o i-reblue. Actually, ito din ang ginagawa pag magre-reblue ka ng hot gluing. Ganyan din ang pag-re-reblue, ang pag-prepare. So, napaka-importante talaga yung preparasyon. Dapat malinis, magandang preparasyon dahil yun ang mag-a-appear eh. Madaling natuyo yung pintura. So, I will check your questions, if there is a question. Okay, tinaman na natin yung mga naunang bumati. Rick Reyes, good evening idol. Oh, nanood yung ating kapatid na bunso na nasa Las Vegas, si Richard Caetano Pilorin Jr. Bunso, God bless bro, stay safe, love you. Actually, my younger brother is a licensed mechanic in United States. Doon siya nag-aral. Kaya, yan, nanonood siya. Thank you bro for watching. Ingat ka dyan. And regards to all your kids. May pamangkin. And sa aking hipag na si Gina. Okay? June Mangubat, good evening coach. Mark Gloisora, magandang gabi coach. More power to you, to your show. Kyle Wesley Kasilag, ganang araw po ulit again, watching from London. Okay, tama, mga taga London, nanonood sa atin. Okay, ingat ka dyan kabayan. Check naman po yung passport ID ko. Need ko account nyo, mukhang di nyo po nasilip. Salamat po. Okay, titignan ko yan. Baka mali yung Wisely, baka mali yung ano ha, yung pinagsendan mo. Tingnan mo yung, kasi may Elmer Pilorin dyan na yung anak ng junior. Tingnan mo yung profile picture. Tingnan nyo yung profile picture ko, kung yung profile picture ko yung may hawak yung 4. Okay, baka dun mo na send, kaya hindi ko nakita. Akin yung slide na pininturahan ko, which high temp ang ginamit ko as per your instruction. Ah, si June Mangubat pala. Okay, maganda June Mangubat. Nakita ko yung ginawa mo at ako'y natutuwa na napapakinabangan nyo yung turo ko. So, hindi. Yung ginawa ko dun sa, kasi yung ginawa ko dun sa shotgun, hindi ko pinakita yung paglilinis, pag-prepare. So, inunahan tayo ni Jumangubat. Talagang gumawa na kakagad siya. At nakita ko ang ganda ng pakagawa niya. Makikita nyo kung doon sa aming group chat na parents, Pinoy Parents Instructor, andun pinost niya. Kaya nakita ko eh, maganda. So, kinatutuwa na napapakinabangan, may nakikinabang doon sa ating mga turo. At inuulit ko yung ating group chat ay dumadami na, siguro may kitang 10. At ito ay pag naging 50 na, gagawa na ako ng certificate para lahat naman ay mabigyan lahat yung first come, first serve. So, ito ha, ang kagandahan pagkasali kayo sa group chat, yung mga hindi ko pwedeng i-upload sa YouTube, doon ko may upload. Kamukha, pagka hindi ko pwedeng i-upload yung paggawa ng spring, ay sorry, hindi kayo ka-member. Doon ko kasi baka may strike tayo ng ano eh, kasi binasa ko yung ano eh, creation, yung pagmimik. Kaya nga yung aking ginawang airgun hindi ko ma-post sa YouTube eh, kasi nga doon tayo nadali ni YouTube, kaya hindi tayo na
kaya hindi tayo na ano na monetize ka kagad. Kaya inihinto ko 'yun pero tapos na. Ipapakita ko 'yan sa ano sa ating group chat. At yung mga gustong magkamiron eh bibili ako ng materials, padadala ko sa inyo kumpleto pati balbula. Okay? Hindi ko nakakalimutan 'yan, promise ko 'yan. Inano ko nga lang talaga, inuna ko lang muna na mo-monetize tayo kasi nga hindi tayo na-monetize ni YouTube. Kaya yung lahat ng videos ko ng paggagawa ng Ergan ay tinanggal ko. Kaya yung iba nag-back out, nag pero ay kayo rin itutuloy ko 'yan para do sa mga gustong magka-meron. Promise ko 'yan sa inyo. At please pag kayo manonood at may ad, wag ninyong i-skip para magkakapira tayo doon. At sabi ko nga, yung pera na yun ang gagamitin natin sa ating tapos na tayo sa online class, ano naman sa ang tawag dito sa traveling class naman. So yun, mag-ano naman tayo, bibisita naman ako sa inyong mga lugar, gagamitin ko yan, ano yan. So tingnan natin yung mga ibang ano, ibang mga. Okay, Rick Sugoni, enjoy watching here, coach. Okay. Kay Wesley Kasilag, baka Kyle Wesley Kasilag, tingnan natin na nawawala yung ano ko eh. Gamitin ko na kayo itong ano ko. Gamitin ko na itong aking ano, nawawala dyan yung ano eh. Nawawala yung ano. Ang hirap ano dito. Baka po nyo rin di po na-invite dun sa group chat nyo. Ang mangyayari para kayo para kayo masali sa group chat, mag-send muna kayo ng inyong ID picture, valid ID picture, dun sa aking messenger. Pag kayo nag-send dun, saka ko kayo i-add dun sa Pinoy. Hindi ako nag-i-invite. Magsisend kayo doon sa aking account sa Messenger, yung Elmer Pilorin, yung profile pic na may hawak na info. Doon kayo magsisend ng ID ninyo at i-add ko naman kayo doon sa Pinoy Firearms Instructor na ating group chat, yung ating class. So, yun. Maliwanag po. Kasi, bakit ko po ginagawa, kailangan may ID kayo? Ay, hindi ko alam. Baka masingitan tayo ng taong labas. Alam naman ninyong panahon ngayon. Baka masingitan tayo. Tapos, mapagkamalamba tayo ng gobyerno na tayo ay ang ating mga estudyante, mga taong labas. May mga ID ang estudyante ko. Ma-question tayo. Yan. Legal yan, na may mga ID yan, mga nasa tamang edad yan. Kaya, importante. Hindi ko na nga kayo hininga ng ano eh, application eh. Dapat gagawa pa kayo ng application. So, siguro, pagka i-deliver na sa inyo yung ano, pagka i-deliver na sa inyo yung mga certificate nyo, magpasa naman kayo sa akin ang inyong ano, resume. Nakalagay ang resume ninyo. Para mabigyan kayo doon. Magsisigurado lang tayo na tayo ay ilalagay sa legal. Ano? Mahirap na. Okay, Kyle Kasilag. Wesley Kasilag, baka di po rin po na-invite doon sa group chat. Hindi po ma-invite. Magpadala kayo ng ano nyo. ID nyo doon sa aking messenger. Wilson Adarlo, good evening, sir. Okay, good evening. Marvin Santiago, sir, anong slide yung ginawa nyo? Di po ba matanggal na markings? Thanks po. Okay. Ang ginawa ko, itong ginawa ko nito sa, ano ito eh, 6-hour P226. Ito. Kung, kaya nga hindi ko kayo in-advise na gumamit nung motor na isa eh. Yung belt grinder, belt sander, hindi ko kayo in-advise na gumamit ng belt
Sander, wag kang gagamit ng belt sander. Isang lapat lang din yan. Ubus yung pangalan na yan. Ubus yan. Nipis ka kagad yan. Ginagamit yun talaga sa mga pagpapanipis ng bakal. O di kaya sa pagpapatalas ng mga blade. O, sa mga pag-ano ng pyesa. Pero sa mga ganito, na mga paglilinis lang, eh, hindi ko ina-advise yun. Kaya yung in-advise ko sa inyo, yung pinanood ninyo ngayon, yun na hindi nakakatanggal yun. Huwag lang kayo gagamit ng sobrang gaspang na liha. Mag-umpisa kayo sa 320 hanggang sa 600 at 1,000. Yung 600 at 1,000, yun yung pampaki. Kung gusto niyo yung makinis na makinis, lalo kung gagamitan ninyo ng super black, yun, gumamit kayo nun. Mas okay yun. So, hindi makakatanggal yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang malalalim na yung scratch at saka yung mga kalawang, eh, ang gamitin na ninyo, eh, gumamit na kayo ng putty, body peeler. Yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito naman si Marvin Santiago. Okay, Marvin Santiago, hindi matatanggal yun. Basta maingat ka rin. Huwag mo naman ibabad doon sa ano. Huwag mo ibabad doon. Kung inaakala ninyo na yung scratch at saka yung kalawang ay mas malalim pa doon sa pangalan, if you think that the scratch is and a corrosion is deeper than the markings, don't do it because your markings will vanish. Okay? Yeah, I suggest use this filler, putty filler. Filler, okay? So, yan ang mga advice ko lang sa inyo. Marvin Santiago, sir, anong slide? Ah, ito na, nasagot ko na. Kyle Wesley Kasilag, bossing, baka pwede rin magturo ng paggamit ng mga rotary tools. Salamat po. Okay, darating tayo dyan. Actually, nagturo na ako nung end mill. Gagamit pa tayo ng kamukha nito. Kamukha nito. Yung mga ganito, ito yung ginagamit dito sa mga railing. Ito, makita ko sa inyo. Yung mga railing na yan, di ba may kanal yan? May kanal yan dito. Yan. Yan, kung paano pagkanal yan, itong ginagamit. Ito. Okay. Baka sa Friday, ito ituro ko. Buti na pa, ano mo, yung mga kanal na yan. Halimbawa, yung kamukha nung pagpipiting na ito'y sobrang nipis na, hindi na kinaya ng crimping, ay binildapan ito mga ginagamit, mga ganito. So, tuturo din natin ito mga ganito. Buti na pala alam mo. At pag ako'y nagtuturo, hindi ako kalimitan, hindi ako gagamit, pakisarang pito, hindi ako gagamit ng talagang baril, firearms, kundi gagamit ako ng ibang materials. At least, demonstration, magdidemo lang ako at kayo na ang bahala mag-apply. Ganon din naman yun. Kasi baka tayo maano ni YouTube, hindi talaga pinapayagan na gumawa. Okay? Sana maintindihan ninyo ako. Yung mga rotary tools, yung mga kamukha ng mga ganito, yan, paggamit ng dream.